Ang video na ito tungkol naman na ito sa monobela na biglang kabig. Kahit na hindi siya natakbo, pagka igalaw mo yung monobela mo na kaliwat kanan tulad nito, parang mayroon siyang naglalak dito sa loob ng monobela. Nakakatakot to, kasi minsan kasi biglang kabig to siya kahit natakbo yung motor. Yan, itatakbo ko to. Medyo nawala yung kabig niya, pero maya maya bigla na naman siyang bumabalik yung kabig niya. Hindi naman siya gaanong kalakasan, pero lubhang delikado yung ano niya pagkabig niya kahit paunti-unti yung kabig. Nakakatakot din kasi nga baka ma-outbalance tayo. Ito yung gawa natin ng paraan kung paano to malaman kung saan ba talaga nanggaling tong kabig ng monobila natin. Isa-isahin natin to, titignan kung ano ba talaga ang naging sanhi nitong pagkabig sa monobila na pabigla-bigla na lang kumakabig habang natakbo ka. Pero pag hindi ka natakbo, pag ikabig mo siya, mayroon siyang naglalak sa loob ng monobela. Yan ang ating ayusin ngayon. At i-step by step natin, titignan kung ano ba talaga ang sanhi. Ito, titignan muna dito yung gulong. Kasi minsan kasi yung gulong natin dito, din natin napansin na mayroon siyang kayod dito. Titignan mo siya. Tapos dito sa, so naman sa rim. Tignan mo yung rim mo, paikutin mo yung gulong kung bingkong na ba siya. Rim or mugs yung gamit mo. Tapos sunod naman dito, may bearing kasi to dito sa loob. Alugin mo to siya side by side kung may sira ba yung bearing. Pati dito sa kabila mayroon din tong bearing dito. Kaya alugin mo sa side by side para malaman natin kung walang sira. Tapos na-check mo na yung gulong, yung rim, yung bearing sa hub, na-check mo na. Pero okay naman silang lahat, good naman yung condition nila. Dito tayo pupunta, dito sa loob na to. Pero bago pala ang lahat, Pops, kung napadaan ka dito, please subscribe, hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Ayan, magsisimula na tayo. Tapos ito naman yung dito sa loob nito, mayroon kasi itong ball bearing na tinatawag nila ball bearing or knuckle bearing or bearing. Kaso titignan natin to, babaklisin nga lang natin tong flarings na to ba, para makita natin. So ito na, umuwi ako sa bahay para titignan ko to kung ano ba talagang nangyari dito sa monobela ko, at ipapakita ko sa inyo ang pinakasanhi ng ano pag-iwang. Ito, binaklas ko na yung flarings. Ito yung nut ng ano, nut ng monobela natin. Tapos aalugin ko lang siya. Meron siyang konting tunog, saka meron siyang parang pag ginagalaw ko siya, meron siyang ano, parang naiipit. Ngayon bubuksan ko na, tatanggalin ko tong nut. Kasi dito natin malaman kung meron ba talagang tama yung ano natin, yung monobela. Kasi chinik na natin yung gulong, okay yung gulong. Chinik na natin yung rim or mugs, okay naman yung mugs, walang bingkong. Yung gulong, wala namang kayod. Chinik natin yung bearing sa ano, sa ihi ng hub, okay naman, walang sira yung bearing. Ito yung pinakalas na titignan natin, itong loob ng ano natin, monobela, dito sa ball bearing. At tanggalin ko lang to. Kaya kung ma-experience kayo ng ganito, okay naman yung ano mo, pag-check mo sa gulong, sa rim, sa bearing, okay naman, pero wala pa din, gumigiwang pa din. Ito yung pangtanggal ko ng ano, yung kalawang. Ito siya. Para matanggal ko itong monobela, sobrang kalawang na kasi siya. Dito kayo mag-proceed sa monobela. Kasi wala naman tayong ibang, wala naman tayong ibang ano eh, kasi monobela lang naman yung problema natin eh. Kahit natigil man tayo pag ikabig natin pakaliwa, talagang meron siyang kabig. Tapos pag tumakbo naman tayo, medyo nawala, pero babalik pa rin mamaya-maya. Pag pinabayaan kasi natin to, pag ganun ang mangyari, pinabayaan natin, lubhang delikado yun kasi magdahilan pa yun ng disgrasya sa pagmumotor natin. So matigas yung ano, matigas yung pag ano ko dito, monobela. Parang kinakalawang na to sa loob.
Basta pag magtanggal kayo nito, dandahan lang din pagpukpok para hindi masira yung monobila natin o tumatabingi. Yan, medyo ano na. Medyo lumuwag na siya, natanggal na. Ayan, kinakalawang na nga siya. Yan, ito yung ano niya, atipos niya. Diretso to sa baba. Yung parang naka ano na, parang tinidor. Diretso to siya. Tapos ito naman yung ball bearing. Tatanggalin natin to kasi wala tayong tools dito na pang-ipit. Gagawin ko dito, pukpukin ko lang siya pa counterclockwise. Malambot lang naman siyang tanggalin. Tapos paikutin din natin siya ng counterclockwise. Medyo matigas ng kaunti. Ayan, ito na siya. Natanggal ko na. Ayun, yun ang yun, parang na nakita ko na. Nakita ko na ang problema kung bakit gumigiwang ng kusa yung monobila natin. Ayan. Natuyuan ng ano, grasa. Tsaka yung ano niya, yung sa bulitas niya. Okay pa naman yung bulitas. Kompleto pa naman yung bulitas, kaso natuyuan siya ng grasa. Pero linisan natin to, baka may ano to, lapat ng bulitas dito sa may lapatan ng ano, lapatan ng yung cup. Ugutin ko lang tong ano, tipos. Para makita talaga natin kung ano ba talaga yung naging problema. Kasi kahit nakulang yung bulitas na ilagay mo dyan, hindi yan basta-basta na gumigiwang ng kusa. Okay pa naman yung bulitas dito sa baba. Yan o. Hindi yan siya basta-basta gumigiwang. Tapos pagpunas ko dito sa baba, okay naman siya. Wala siyang bao na bulitas. Malinis pa. Yan o. Malinis na malinis pa yung wala siyang... Hindi siya, yung bulitas hindi mo abaon sa ano, lapatan niya, yung cup. Pero dito sa taas, tignan mo. Ayan. Ito yung lapat ng bulitas. Ito yung naging dahilan kung bakit gumigiwang ng kusa ang monobila natin. Pangsalo kasi ng bulitas yun para smooth yung ano niya, smooth yung pagkabig niya. Ito yun. Ito yung papalitan lang natin. Ayan, napalitan ko na, bago na to yung cup niya. Tapos ibalik ko na itong tipos sa monobila para mabilisan. Yun lang yung pinapakita ko sa inyo. Yun lang yung dahilan kung bakit biglang kabig yung ano, monobila ko. Yan yung pinaka last na i-check nyo talaga, yung bearing nyo talaga dito sa monobila. Yung knuckle bearing, yung tignan nyo kung knuckle bearing yung design ng ano nyo, sa monobila nyo. Palitan nyo ng knuckle bearing or bearing. Meron kasi motor na ngayon, bearing mismo talaga yung nilalagay nila. Pero sa atin kasi, itong version na to is ball bearing. Yan, binalik ko na lahat. Tapos, ititesting ko to. Kung meron pa ba siyang kabig. Ayan, nawala na yung kabig niya mga paps. Oh, smooth na siya, hindi na siya kumakabig ng pabigla. Oh, ganun lang titignan nyo paps, step by step. Uulitin ko, tignan mo yung gulong kung ano na, kung pudpud na. Pangalawa, tignan mo yung rim mo kung na-otso na ba siya, wala na siya sa balance. Pangatlo, tignan mo yung bearing sa may hub, sa may salpakan ng ihi, kasi may dalawang bearing doon. Tignan mo, ilugin mo. Kung wala pa rin doon, mag-proceed ka dito sa pang-apat, sa monobila na talaga mismo. Titignan mo doon sa loob kung ano ba nangyari, kung may basag na ba, o nadurog na ba yung ano, nadurog na ba yung bulitas. Hanggang dito na lang mga paps, sa sunod na video na lang. Marami pa tayong tutorial na video. Salamat sa panonood at saka ingat sa biyahe palagi. God bless!